Hello mga kasari, mga sisi ko. Good morning sa inyong lahat. So, nag-promise ako sa inyo na pagkatapos kong ma-display yung mga paninda nating mga colorful item, yung nabili ni Ate Rose ninyo, ay sasabihin ko sa inyo kung magkano na ang bentahan ko nito. So, pansamantala munang nag-add tayo ng mga candies para sa mga kabataan. Kasi nga po, yung ating gummies, ayan lahat po ng ating mga canister, ayan, ay wala na siyang mga laman. So, coming na po yung ating mga gummies. Abangan nyo na lang pag dumating na yon. And tulad ng sinabi ko, ay babaguhin ko yung price ng ating gummies. Ayan. So, sa mga nagtatanong, Ate Rose, may nagtatanong pa rin kung ano daw yung, o saan ko ba daw nabili yung mga nilalagyan ko ng mga gummies. So, mga sisi, hindi ko po ito binili. Ito po ay lagayan ng lollipop na ganito po yung design niya. Oh. Bumibili ako ng ganito pag may stock sa grocery kasi nga ginagamit ko siya. Lagyan ng gummies kasi nga clear siya mga sisi, hindi naman siya kaagad lumalabo yung kulay, pero pag magtagal na lumalabo talaga at tinatapon ko na lang or ginagamitan ng ibang kung ano yung ilagay ko, paglagyan ko pala. Tapos ayan, so nandito yung ating mga colorful item, may table po dito na maliit sa harapan talaga, ayan, para kita ng mga kabataan pag dito sila makatayo. So, itong mga ganito ko, benta na namin ni Kuya Dave ay 7 pesos na. So, depende na lang sa inyo kasi mahal ang bili ko nito. Pwede rin siyang 6 pesos. Pero dito ay ginawa na namin ni Kuya Dave na 7 pesos. Pati itong chocolate na milk candy na parang stone. Alam pong meron na kayong ganito. And ang aking egg, king egg ay 7 pesos na rin. Tapos, meron tayo dito ang bubble gum. 6 ang benta. Yan natin. Ayan. Tapos meron tayo ditong candy prank. Ito lang muna yung mga candies ko kasi plan ko pang babalik doon. Nagmamadali kasi kami ni Kuya Dave. So ito lang muna yung pinamili natin. Ayan. Yung candy prank natin ay 7 pesos na kasi nga tulad ng sinabi ko, hindi po tayo magkapareho ng price. So ang nasa Luzon po, malapit sa Divisoria, sure na mura ang benta ninyo kasi nga malayo kami dito. Nasa probensya po kami ng Mindanao, Jensan. So 7 pesos po ang price natin. So disclaimer lang po talaga ha, hindi tayo same ng mga price. So sa mga cream bread namin, ayan, problema kami kasi yung supplier namin ay hindi na pumupunta dito sa amin, baka gihold doon sa labasan. Ganyan kasi talaga yung mga kompetensya natin, ayaw na nilang papasokin dito sa loob ng subdivision ang cream bread. Kaya ang ginawa na lang namin ni Kuya Dave, bumili na lang kami sa Robinson's dito medyo malapit sa amin. Kaya benta namin ng 70 pesos kasi medyo malayo na siya. And kapag ma-expire ito mga sisi ay hindi na siya pwedeng maibalik. Ito lang po yung masaklap, masakit sa puso. Kailangan talaga limited lang ang bibilhin namin. Sayang kasi nasanay na yung mga customer namin na naghanap ng mga cream bread. Kaya bumili kami ni Kuya Dave. So sa ngayon, yung ating mga chichirya ay punong-puno pa. Tapos ito rin pala binili ni Kuya Dave sa Robinson's. Medyo may kamahalan lang. Ang benta namin ng 20 pesos. Mobi na malaki. Wala kasing mobi talaga doon sa grocery kung saan ako namimili. Kahit na sa grocery, maliit lang na mobi meron sila. And sa mga chichirya natin na malalaki, ayan, maganda tingnan kasi punong-puno pa naman. Nakakaakit sa mata ng mga customer yan mga sisi pag ganito yung tindahan ninyo. Maganda, maganda pagka-arrange, puno ng mga item. Ayan, ito lang po talaga kailangan na wag nating hayaan na magkalbo itong front ng ating tindahan. Kasi pag magkalbo sa harapan ng ating tindahan, para ka ng malapit ng magsara or para ka ng nalulugi. Kaya kailangan panatilihin natin na puno tingnan yung harapan ng ating tindahan. Kahit nasa likod ay hindi naman nila nakikita, okay lang yan. Pero dito sa harapan, kailangan maganda siya tingnan. And lumako tayo dito, banda sa aking bigas. Ayan o, diba? Maganda siya tingnan pag dito na part. May bigas tayo na 5 kilos. Same pa rin yung pinakita ko sa inyo last. And ang itlog natin ay bagong bili ni Kuya Dave yan. Ayan, may bigas tayo dito na per kilo. And pag 5 kilos po yung bilhin nila, ito yung ibibigay natin. So, hindi ko na-flex sa inyo na bumili din pala si Kuya Dave ng 6 lang muna na sako ng bigas. Kinarga niya na lang sa sasakyan kasi may binili naman siya sa palingki. Sayang man din pag sa tricycle namin kay Jaime ikarga. Kaya siya lang muna yung bumili ng bigas para makatipid din kami ng 200 pesos sa pamasahi.
Ayan. So, dito tayo na side, mga sisi. May dumating na item from grocery. 5 box po ito lahat. Okay, nagkakahalaga ito ng 6,000 pesos. So, yung iba dito ay mga chichiria pa rin. So, meron pa doon sa likuran. 5 box po ito ng item. So, hindi ko talaga ipapakita sa inyo kung ano siguro yung mga laman nito, mga sisi. Kasi, same pa rin naman. Mga grocery item para hindi kayo magsawa. So, next ay mag-ano ako sa inyo. Ipapasilip ko sa inyo yung aking mga school supplies na nabili na. Naayos ko na siya. Maganda na siya tingnan. So, sa next vlog na lang mga sisi para maisa-isa ko sa inyo lahat. At makikita nyo rin kung ano yung mga school supplies na hindi nyo pa nabili. And pwede na kayong mag-start na maglista at bumili. So, siguro bukas na lang natin yan. Siguro bukas ko na lang din yan ipapakita sa inyo para pwede na kayong maglista kung ano yung mga kulang sa tindahan natin. So, may mga tuyo kami dito. Ayan, kasi nga kagagaling si Kuya Dave ng Palengke. Ayan, marami tayong tuyo. 10 pesos. Ayan, yung ating D-list against delight lang. Yung iba is 18 pesos. Tapos, meron din tayo ditong tag 25 pesos. Medyo mahal na yung mga sisi, mga tuyo ngayon. Ayan, kunting pasilip lang. Tapos balik tayo doon sa pinakabungad talaga ng ating tindahan. Time check is alas 3 na ng hapon, kaya wala pa masyadong tao, kaya nakapag-vlog si Ate Rostinio at nakapag-linis, nakapag-gupit-gupit. Ayan, sa ngayon, puno pa naman yung ating stocks. Thank you, Lord, sa mga blessings. Dami pa naman tayong mga stocks. And nakita nyo naman kanina na may item tayo from grocery na madagdag naman dito sa ating mga item na i-display natin. So, mapupuno na naman yung ating tindahan. Ayan. So, ganito lang po mga sisi. Kahit na matumal, thankful pa rin tayo sa Panginoon kasi nga, diba, sa araw-araw meron tayong pumapasok na blessings, yung benta natin sa araw-araw. And syempre, every gising is a blessing. So, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa araw-araw na nagigising tayo and kumakayod na naman para sa kinabukasan natin, kinabukasan ng ating family. Medyo makulimlim lang ngayon mga sisi. Ewan ko kung uulan ba. Ayan. And dito sa aking glass, may mga stock pa naman tayo. And pasilip na lang tayo dito na part. Ayan, kasi minsan lang ako ditong makapag-vlog. Halos nasa harapan ako yan. May mga bihon tayo dyan. So, tanghon. Yan, mga niripak na mga sugar. Mga noodles na yan dito na part. Noodles, pansit, bihon. Ayan, mga pasta. Okay, so hindi na muna ako magpapakita sa inyo mga sisi ha. Thanks for watching. Love you all. Mwah!